Hoy Tamara, anong pecha na? Kailan mo ba ako balak bayaran? Akalain mo yung baby mo ang gusto niya ibayad sa utang mo? Nandito na naman ako para sa isang kasunduan, Tamara. Walang katumbas na halagang anak ko sa kahit anumang pera. Well, kung ganon, magkita na lang tayo sa barangay. Paano kaya to ngayon, baby, na walang pa ng trabaho si mama? Kung bakit kasi sa daming pwedeng tanggalin, ako pa yung napili ni boss? Hoy Tamara, anong pecha na? Kailan mo ba ako balak bayaran? Ilang beses na ako pabalik-balik dito, wala pa rin ako napapala hanggang ngayon. Ipasensya na po talaga, wala pa po akong pangbayad sa ngayon. Problema pa nga po ngayon, natanggal ako sa trabaho. Hay nako! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Puro ka na naman dahilan. Kailangan ko ng pera, kaya gawan mo ng paraan kung paano mo ako mababayaran. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, gagawan ko na lang po ng paraan. Pasensya na po talaga. Kumusta naman dito? Kumusta ang buhay-buhay? Ito, okay lang naman. Kahit mahirap, kinakaya. Sensya ka na, friend. Ngayon lang kami ulit nakabisita. Medyo busy sa trabaho eh. Okay lang yun. Naintindihan ko naman. Saka alam ko naman may mga trabaho kayo. Eh kayo naman, kamusta? As usual, maganda pa rin. Cheers! Busy lang nitong mga nakarang araw. Pero okay lang naman. Pero ngayon, nagkaroon kami ng time kaya napag-usapan namin na bumisita dito. Salamat sa inyo ha. Palagi niyo akong naaalalang bisitahin. Problema ko pa nga ngayon, natanggal ako sa trabaho. Ha? Bakit naman, friend? Anong dahilan? Eh, kailangan daw kasi nila magbawas ng tao sa pabrika. Isa ako sa napiling tanggalin. Kaloka sila ha! Ginawa pala bununtan yung pagtanggal sa trabaho. Anyway, hayaan mo na, friend. Malay mo, may mas the best pang naghihintay na trabaho sa'yo dito sa labas. Tsaka tama lang yun. Para makapagpahinga ka rin, tsaka maalagaan mo na mabuti yung anak mo. Ano Tamara? Ano bang plano mo? Ay kayo po pala, Miss Margaret. Upo po muna kayo. Hindi ako nandito para magpagkwentuhan sa'yo. Nandito ako para singilin ka sa utang mo. Na ilang buwan mo lang hindi binabayaran. Miss Margaret, wala pa po kasi akong pera. Hindi pa po rin ako nakakahanap ng paraan. Pero wag po kayong mag-alala. Pag nakahanap po ako ng paraan, tatawagan ko po agad kayo. Anak lang po, kuha naman oh. Ayoko maghintay sa wala. Gawan mo ng paraan sa lalo madaling panahon. Dahil baka umabot pa tayo sa barangay. Alam mo, baby, ang dami-daming problema ngayon ni Mama. Ang dami-dami kong iniisip. Pero kapag nakikita kita at naiyakap kita, lahat ng problema ko nawawala. I love you, baby! Mabuti naman nakabisita ulit kayo sa akin. Siyempre naman, friend. Ikaw pa ba makalimutan namin? Grabe, ang init ang panahon ngayon, no? Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Sinabi mo pa, friend. Pili ko nga na sa ulo ko na yung araw. Kaya nga kami ni baby hindi lumalabas dahil sa init ng panahon. Saka yung mga tao, ang init rin ng mga ulo. Teka nga pala, friend. Kamusta yung paghahanap ng trabaho? Wala pa rin, Emerald, eh. Alam mo naman, ang hirap maghanap ng trabaho sa ngayon. Ang taas ng standard ng mga company. Sabi naman kasi namin sa'yo, huwag ka muna magtrabaho. Mag-focus ka muna sa pag-aalaga sa baby mo. Ilang buwan pa lang to, oh. Ayun nga sana ang plano ko, Candice. Saka may kailangan kasi akong bayarang utang. Ilang beses na nang bumalik dito para singilin ako, eh. At pag hindi pa daw ako nakabayad, papabarangay ako. Kaloka, ha? Papabarangay ka pa talaga? Magkano ba yung utang mo at bakit kailangan pa magpabarangay? Million ba yan? Sinabi mo na ba, friend, na nawalan ka ng trabaho? Oo, friend. Yun na nga ang unang sinabi ko sa kanya. Kaya lang mukhang hindi talaga siya makaintindi.
Alam mo, may mga tao talagang ganyan. Yung may kita yung utak, yung mga hindi nakakaintindi. Nandito na naman ako para sa isang kasunduan, Tamara. Total naman, hindi ka makabayad sa utang mo. May naisip ako para makabayad ka sa mga utang mo. Talaga po? Sige po, kahit ano gagawin ko, makabayad lang po ng utang sa'yo. Ibigay mo sa akin yung baby mo. Tapos, kapag makabayad ka na sa akin, saka ko lang makukuha yung baby mo. Ano? Seryoso ka ba? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ayoko. Walang katumbas na halagang anak ko sa kahit anumang pera. Well, kung ganon, magkita na lang tayo sa barangay. Kahit sang barangay mo pa ako hirap, haharapin kita, Miss Margaret. Huwag lang ang anak ko ang pag-interesan mo. Seryoso ba? Napakasama naman na ugali ng taong yun. Akalain mo yung baby mo ang gusto niya ibayad sa utang mo? Never! Mga taong ganun, mga walang puso yun. Tsaka hindi pa ata niya naranasang magkaanak. Kaya hindi niya alam ang pagmamahal ng isang ina sa anak. Yun na nga eh. E di sinabi ko sa kanya, kahit sang barangay niya ako dalhin, wag lang ang baby ko ang pag-interesan niya. Ayun, umalis. Tama yan, friend. Basta para sa baby mo, paglaban mo katuwiran mo. True. Alam niyo, friend, maraming salamat sa palagi niyong pagbisita sa akin. Sa totoo lang, nakakalimutan ko yung mga problema ko pag nandito kami. Goods lang, friend. Ano pa ba't naging magkakaibigan tayo kung hindi rin naman tayo magdadamayan sa mga problema natin? Matigas ka talaga, Tamara, no? Wala ka ba talagang balak magbayad ng utang mo? Ate Margaret, ikaw ba yan? Oh, Emerald, ano ginagawa mo dito? Emerald, magkakilala kayo ni Miss Margaret? Best friend ko si Tamara, ate. Kaya patalas andito ako kapag wala ako sa bahay. Emerald, siya yung sinasabi ko sa inyo na pinagkakautangan ko. So ate, ikaw pa lang kung nakuwento ni Tamara na grabe kong makasingil sa kanya ng utang. Gusto mo pong ipambayad yung baby niya sa utang? Hindi totoo yan, Emerald. Sa totoo nga, hinihintay ko siya kung kailan siya makaluwag-luwag. Huwag ka na magmamangan, ate. Sinabi na sa amin ni Tamara ang totoo at buong kwento. Oo, pinagkatiwala ka sa negosyo ko. Pero hindi sa ganitong paraan ka maningil ng mga utang ng tao. Yung ginagawa mo, pangaharas yan, ate. Pwede ka makulong sa paraan ng ginagawa mo paniningil. Emerald, pasensya ka na. Gusto ko lang maningil sa matagal niya ng pagkakautang. Ano man ang dahilan mo, ate, hindi dahilan yung para manggipit ka ng tao. Alam mo bang nawala ng trabaho si Tamara? Tapos may baby pa siya na kailangan niyang buhayin mag-isa. Hindi mo alam yung kasi wala kang anak, ate. Ate, huwag mo sambahin ang pera. Ang tao ka nagdadala sa pera. At huwag sanang dahil sa pera, pabayaan mong baguhin ang buong mong pagkatao. Miss Margaret, sorry. Hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho sa ngayon. Wala pa rin akong pambayad. Hindi ako nandito para maningil sa'yo, Tamara. Nandito ako para humingi ng sorry sa'yo sa mga nasabi ko na hindi maganda about sa'yo. Asensya na kasi sarili ko lang ang isip ko itong mga nakaraan. Ano ka ba wala yun? At least, ang importante ngayon, matuto ka sa pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali dahil tao lang tayo. Pero ang mahalaga, kung kailan at paano mo itatama ang mga pagkakamaling nagawa mo. Salamat, Tamara. Paano ba yan? Hindi ako ng baby mo. Oo ba? Ikaw pa ba? Ganda-ganda ng kumbi na regalo sa mga hinan mo, 20 million. Mukhang enjoy na enjoy ka. Minsan sa buhay, darating ang pagkakataon na halos mawawala sa iyong lahat at darating yung oras na parang ayaw mo nang magpatuloy at mas gugustuhin mo na lang na sumuko. Pero marunong ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. May mga tao siyang gagamitin at ipapadala sa iyo para tulungan kang magpatuloy at labanan ang lahat ng hamon sa buhay. Para mas maging handa ka sa mga pagsubok at magkaroon ng panibagong pag-asa.